Kalau mau master. Hah? I don't. Bago po ako naging distributor po ng sanitary, nagbebenta po ako ng mga damit po, mga short, tapos once i-breed kahit ano, binibenta namin online kasi ay nasa hirap ng buhay, hindi ako makapagtapos ng pag-aaral kung hindi ako kakayod. Tapos gusto kong tulungan yung magulang ko na siyempre habang buhay na nagtatrabaho para sa amin. Ayun, sa Marikmarin namin pinikita nung pagbibenta namin kasi ano, galing siyang Divisoria, kahit may pasok ako pag Sabado or Linggo, luluwas kami, tapos ibibenta ko online. Then, hanggang sa nalaman ko yung, ano, yung Facebook marketing nung last October 2018, tapos simula ano, inaaral ko na siya, kumbaga nag-research na ako about doon. Then, nung February, nakilala ko po si Chantal. Then, gusto kong mag-ads kagad noon, kasi yung parang yun yung way para mag-grow ka para sa akin nun. Then, kaso wala naman akong pera para gamitin dun sa pag-ads. Kaya po ang ginawa ko nun, nag-invite ako ng mga tao para magawa yung dream namin ng sabay-sabay. Then, hanggang sa hindi ko namamalayan, supervisor na ako. Tapos dun yung time na nanotice ako ni Sir Lowell na ang sipag ko daw. Tapos yung package na binili ko, dealer package lang. Then, inalok niya ako, ano, in-upgrade niya na lang yung account ko as VIP. Ginagawa niya sa IT. Then, di pa rin ako nakapag-ads nun. Kasi takot akong sumubo. Kasi yung kinikita ko sa pag-invite, nagagastos ko rin sa bawal ko sa pag-aaral, binibigay ko sa mga call, sa mga projects, binatayag ko dun. So, wala talagang natitira sa pera ko. Hanggang sa meron ako natirang 5,000 nun. Tapos, nag-message si Sir Joel sa akin kung gusto ko daw bang mag-ads kasi di pa kaya namin ako ng ads budget. Then, pinairam niya po ako ng pera nun. Pero yung pera po na yun, hindi ko po siya nagamit. Kung baga, gusto kong mag-ads pero natatakot lang pala akong isugal yung pera ko. Kaya yung pera na pinairam niya sa akin, yun yung nagpalakas ng loob ko na mag-ads ako, isugal ko yung pera ko. Pero nung unang ads ko, syempre, umagay na nga mapapa ko kasi nagpapasa-pasa lang ako, nood-nood, pero wala akong application kasi nga, wala naman akong budget. Then yung nag-start ako sa 250, yan, nag-ads ako, mga 3 days siya, unang ads ko na yun, ayun, nag-deal ako kasi hindi ko alam, kumbaga, nasa learning process pa rin ako. Then, nagpahinga lang ako ng ilang days nun, sumubo ulit ako na mag-ads. Tapos, after ilang weeks nun, ayun, kumbaga nag-pay ulit ako, naubos na yung kalahati ng pera ko. Okay? Then, nung nagpahinga ulit ako, kasi marami kong natutunan sa mga failure ko. Tapos, nalaman ko na, tawag dito, na hindi dapat panalos-dalos, kasi alam mong may pera kang gagamitin. So yun, nung time na dalawang beses na ako nag-fail, inaral ko na siyang mabuti. Bago ako nag-apply, in-apply ulit yung pinag-aralan ko, alam ko yung mga problema na kinaharap ko dun sa last two failures na ginawa ko. Then nung nag-try ulit ako nung March, nung April, magkatapusan ng March noon, kaya ni April. Then ayun, dun ko nakuha yung first winning asset ko na nakapag-generate sa akin ng ano, ng 50,000 net income, mag-isa lang ako nun. Kasi wala rin akong admin pa nun. Then okay, go. And then, nung gusto ko lang mag-admin, hindi ko rin kaya kasi wala akong proper training, hindi ko alam yung pag-a-admin na yan. Pero sabi nila, hindi ako mag-grow kung hindi ako mag-a-admin. Sayang yung alam ko sa pag-a-ads kung hindi ako mag-a-admin. Kaya ang ginawa ko po nun, sinagal ko ulit yung pera ko. Tinaas ko yung budget ng ads, then nag-hire po ako ng isang admin. Tapos ang kapartner niya po dun sa page, ako po, partner kami dalawa. Kumbaga parang pinag-aaralan namin kung paano makuklose yung ganyan. Tapos eventually, nung isang buwan na siya, agad 15 days na siya, kumbaga nakakabisado niya na yung pag-reply, ganyan, nag-hire na ulit ng isang pang admin. Then, yung isang admin po na yon sinama ko dun sa page niya. Then yung isang admin ko na bago, natuto dun sa luma ko pong admin na tinuruan ko.
Then gumawa ulit ako ng isa pa pong page. Tapos nilagay ko dun yung lumang admin, nagkaroon ako ng isang admin, natuto ulit siya dun sa isang admin, hanggang sa nagtuloy-tuloy na po siya. Hanggang sa, ayun, sa sipag lang, sa sapuyan, nagtatap na po pala ako. Ayan. Come on! Hindi mo kasi naman, nung bago po kasi ako mag, ano ba, nung mag-ads, no, pangarap ko pong mapasok sa top seller. Pero hindi ako pumapasok kasi parang sa isip ko, ang hirap. Pero nung March, na napasok ako sa top 30 po, then April yata, no, napasok ako sa top 21, tapos nag-top 30 na ako, tapos bagsak ulit ako sa top 20 ata. No? Tapos, nung time na yon, nung nagtatap na ako na yon, sabi ko, gusto kong mapasok sa top 10. So yun, sinipagan ko lang, hindi ako ganun natutulog, kasi everyday, nagbibigay ako sa goal sa sarili ko na araw-araw dapat may magawa akong creatives. Kasi para sa akin nun, parang yun yung sikreto ko nun eh. Kung baga, pag marami kang creatives, maganda yung ads mo, maraming papansin. So yun, everyday gumagawa ako ng ganun hanggang sa naipon ko, sobrang dami kong creatives. Tapos natuto na rin ako, gumaganda na siya. Bahingi! Aturo! Aturo! Pamentor! Kaya nga nga po, din nung August yata yun, naging top 6 na po ako. Then, yeah! September, ay, July pa lang ako nag top 6, then August po, top 2, then September top 1, October po, top 1. Woo!